So, ano itong Cybercrime Investigation Coordinating Center o yung CICC? Ito ay isa sa attached agencies ng Department of Information and Communications Technology. Isa to sa tatlong attached agencies. Yung dalawa is yung National Privacy Commission na tumitingin kung meron lumabag sa inyo sa data privacy, at yung National Telecommunications Commission, yung in charge sa lahat ng telecommunication dito sa Pilipinas. No, ito yung nagba-block ng mga unwanted websites. Ito yung nag-iimbestiga ng mga mobile phone frauds, yung NTC, the National Telecommunications Commission. Pero itong Cybercrime Investigation Coordinating Center, ito yung nag-iimbestiga ng malalaking cybercrime, yung ina-atake na yung mga accounts niyo, ina-atake na yung mga individual accounts ng mga kumpanya at mga individual o mga Filipino citizens. Ito yung sila yung in charge sa strategic planning at saka sa detection ng mga cyber crimes. So dito so ito nasa Diliman, Quezon City naka-office at ang executive director nito, based dun sa napanood natin sa consumer at ito pa, si Alexander Ramos. Sila yung in charge dun sa national, meron silang national, yung nagre-report, para meron silang cybercrime hub. Sila yung nagmo-monitor at in charge dyan. Kasi lahat na ng cybercrimes na pwedeng pumasok dito sa Pilipinas, sila na yung nakatoka together with the National Privacy Commission under Monliboro at yung NTC, hindi ko alam eh. Pero i-research ko pa rin. But yun yung attached agencies ng DICT na as IT professionals, as IT students, COMSAI students, baka pag-graduate nyo, dito kayo magtrabaho, or kung kayo nasa academe, baka makikipag-ugnayan din kayo sa kanila kasi kung may mga seminars and trainings, yan. Yung CICC, yan ang nakikipag-ugnayan din yan sa mga academic institutions. Diba? Sila rin yan. Hindi lang yung NTC at MPC. Yan, tatlo na yan. Pero mas lalo na yung CICC kasi yung lahat ng natatanggap ng NBI, Cybercrime Division, dumadaan din dyan sa kanila, dyan sa CICC na yan. So, importanteng alam natin yan. Ako, ngayon ko lang dinalaman yan. So, yan, update din sa akin kasi ngayon ko lang dinalaman. Baka alam na nung iba. I mean, better late than never. So, yun lang.